Shalom, bride. And all is well. Amen. Salamat ako ay I will take advantage to this great opportunity to declare victory. Because I've seen that many times. Never siyang nag-fail sa pangako niya. I've seen that many times. Ngayon pa na marami na akong nasaksihan. Personally. So, I'm taking advantage sa pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng pinahintulutan niya. I will hear great testimonies from what he allowed. No, sa bawat isa. Ngayon pa lang, nagtatayuan na tayo na pagpasalamat sa Panginoon. It's to some, it's odd because this is how we treat it. Ganito natin itrato yung eksena. Diba? Yung iba-iba ng ibang action na yung gagawin. Sa atin, ayaw natin yun. Kasi gusto natin na magpatuloy. Diba? Magpatuloy, walang makahadlang sa ating ano. At God is proving it. No? Narinig natin yung report kanina of all the patients na nandun with the same case. Ay siya yung hindi pinabayaan ng Panginoon. So that's why we come to this conclusion na kahit sa bahay lang, pwede naman. Diba? But then again, God allows things for His purpose because may layunin siya. Pero salamat sa Panginoon. Ano mga kapatid, since to avoid things kasi naka-live na tayo. Mag-umpisa na lang tayo. Baka may masabi pa ako. Naka-live na tayo eh. Let's go to our Father's business. 'Yun naman yung mahalaga eh. No? Okay. So, andun pa rin ako. Nandun pa rin tayo sa meaning nandun tayo pero nagmo-move doon sa kaisipan na laging iniiwan ng Panginoon. How blessed we are. How blessed little group we are. No? Having this kind of revelations na ayaw ng mundo pero wala tayong magawa sa atin binigay eh. Hindi ka makakatanggi. And it's a good thing, it's a really good thing to have this kind of revelation, lalo na sa panahon ngayon. No, nawala ka ng matakbuhan. Kaya nga nabanggit ko ng nakaraan, halos tinatamad na akong magsuri or makinig or manood sa mga news. Pero nakaabang ako kung ano yung sasabihin ni Pastor. Kasi siya, nabalansin niya na yun eh. Kadami ng mga news ngayon, kung ano-ano yung kumakalat ng mga news. Sabi ko, tutorture lang ako doon. Hindi ko na alam kung sino yung nagsasabi ng totoo. Pero pagka sinabi ni Pastor na ganyan, paano balansihin yan? Panatag ako. Doon ako titiwala. At ang higit sa lahat na instruction binibigay sa atin is yung salita. No, never ang Panginoon mag-focus sa fear. Never siyang at least man lang. Ang ginagawa niya is totally para i-ano sa'yo na you don't need to fear. No, hindi mo kailangan matakot kasi ang binigay niya ngayon mag-enjoy eh. Oh, so anong ano noon? So kailangan ibigay niya yung layunin, anong ikaka-enjoy mo. That's why we're here. Na nagagalak tayo sa Panginoon because he siya yung may control ng lahat. Amen. At kanina nga I wasn't expecting that ganun yung call ngayon ng Panginoon. But sino ba naman tayo para umano? Laging ang Panginoon naman ang inaasahan natin. Di po ba? Ganyan ang gusto ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon ng ano, ng yung parabang, what do you call this? Ayaw ng Panginoon ng hindi talaga ano committed. Kasi seryoso siya sa business niya eh. He really needs a deal. Because this is a big deal sa Panginoon, yung gawain. Ayaw niya nung nag-aalinlangan, ayaw niya nang parang napipilitan. Napunta ka rito because this is what you want. This is what you need. Dito ka masaya. Okay? Walang anumang circumstance pwedeng makapigil sa'yo. Okay? So, yun, mga kapatid. At salamat sa Panginoon dahil hindi naman siya talaga nagkukulangan sa atin kahit kailan. At kulang yung oras. Si eternal yung pinag-uusapan natin.
kulang yung oras. But God is so grateful because He knows kung ano din yung mga pangangailangan natin. So, eksakto lang, mga kapatid. And then, as I was saying, nandun pa rin ako dun sa pagbubulay-bulay, sa pagpapala na what God has given us and what, because it is given to us, wala tayong gagawin kundi mag-partake. Right? It wasn't available sa mga ages. Isang bagay na pinagpapasalamat natin talaga naman, it wasn't even available kay Eva at kay Adan that time in that sense, no? Kasi nandun pa lang sila sa, bagamat nagtuturo ang Panginoon ng great plan of redemption, hindi nila alam yun kasi wala pa naman nahulog. Pero nung nahulog sila, yun pala yun, kailangan pala tayo mag-sacrifice ng innocent lamb. Yun pala yun yung tinuturo sa atin ni Lord. Because we did not stay with the word. Diba? Nag-deviate sila. But God allows it, of course, for His eternal plan. But now, nandito tayo sa dulo where it is now available, ay talagang mag-enjoy ka. That's enough. The fact that ikaw nilagay dito sa ibang panahon, hindi ito available, pero sa'yo dumating ka dyan, hindi mo man hiningi ito, pero available. Itong message natin. Diba? It's not just available na para bang para sa lahat, especially sa iyo. Kasi hindi naman lahat pwedeng magpartake. Diba? From the word partake. Kung wala kang part, you cannot take. Diba? Partake. Oh, how can they partake kung wala silang part doon? Tayo, nalaman natin may bahagi tayo. Wala tayong magawa kundi magpartake. Ano po? Talagang tayo ay hindi masayod or hindi mapigil yung ating pasasalamat sa Panginoon sa pagpapalang binibigay niya sa lahat-lahat. Lahat-lahat, mga kapatid. And talagang damandam ako yung talagang pressure. No? Parang ano eh, parang alam niyo yun, yung simula nung nagkaroon ng ganito na paano na kinokontrol nitong lahat ng bagay. Hihigpit, luluwag konti, mas lalong humihigpit. Luluwag konti, mas lalong humihigpit. Oh, tapos ngayon alam na kung sino panalo. Pharmaceutical, hospital, doctors, procurement, and so on and so forth. In other words, monkey business. Pero sa kabila ng nangyayaring ito, merong father's business. At yun yung tinututukan nating higit. Okay? At doon nga tayo dadako. As I say, you stay with me with this thought that how we partake. Ano ito? Ito na lang yung natitira sa atin. Itong pagpapartake nitong tree of life. Itong message na binigay sa atin sa huling panahon. But before I get there, the reason also why we know what's really happening, ano yung ginagawa talaga ni Satanas around us, because of this genuine partaking. Ganun eh, kasi pag nagpartake ka talaga, kung ano talaga, first na-reveal si Christ, si God na na kay Christ, si Christ na nasa church, ganun din na-expose din yung kaaway at the same time eh. Ganun yon, hindi mo na siya kailangan aralin kasi nandyan siya. Gusto niyang makisawsaw, gusto niyang makisabay. Para lagi siyang sumisingit, lagi niyang gustong sirain, i-discarril yung plano ng Diyos. Kaya kahit anong gawin mo, matatamaan talaga siya. May expose talaga siya. Kasi dalawa lang naman yan eh. So, we lalo na ngayon mga kapatid, I've mentioned it earlier kay Pastor, even Brother Joe Ed last Sunday, and Brother Marvin talked about it, about this mark of the beast. Kasi yan talaga. Ngayon, kanina lang may pinakitang text sa akin si Pastor na talagang mga pastor doon na nababaling yung kanilang nababaling na yung mga programa na yan. Of course, alam natin yan, magkakasabwat lahat yan. Mga nangyayaran, yung vaccination, lahat yung programa kasama sa programa. Pero yung parang parang sasawsaw ka doon at
pakikiano ka rin sa mga information nila, like for example kung ano-ano yung nilalagay doon sa bakuna within 2 years, ganyan-ganyan mga kapatid. Wala tayong makitang matibay na basihan na binigyan diin ng Panginoon niyan sa atin. Kasi ever since, mga kapatid, nung mga bakuna natin dati pa, wala tayong kaalam-alam sa message, parang or talagang biktima tayo, nagpapabakuna tayo, but God protected us from those. Pinotektahan tayo ng Panginoon sa mga ganun, mga kapatid, but parang i-interpret na eto na yon, wala eh, walang connections, mga kapatid. But parang you're seeing just parang minor things to be part of the whole program, parang ginawa mong major na dun ka na rin babaling. Mamimiss mo talaga yung the real sign na binigay ng Panginoon that mamalagpasan mo yung mga bahagi ng mga hindi darat na ng kamatayan. Yan mga kapatid, na talagang kasama sila ng buhay silang kukunin ng Panginoon. Now, bidaanan ko lang konti yun mga kapatid, because that's a benefit of partaking to the tree of life that's been restored. Yan eh mga kapatid. Without it, the reason why I said napakapalad natin kasi merong ganitong gawain, merong ganitong message. Saan tayo susuling? Saan tayo pupunta? Saan tayo hihingi? Saan tayo mag-i-inquire kung wala yung message na to? Wala. Di po ba? Hindi naman ni-require sa atin, o kaya hindi naman tayo dito in-educate na, ayan, para maisagot kayo. Hindi. Talaga yan ay nire-reveal sa atin what's going on around so that we know where our focus should be. Where our focus should be, because yan ang gusto ni Satan, madiskaril. Pero yung bride, hindi niya madidiskaril. Hindi niya pwedeng alisin yung focus sa pagpartake ng sakto, walang labis, walang kulang. Doon lang magpapartake ang bride. Walang dagdag, walang bawas. I will go to that later. And meron lang ako dito mga printouts because I see it more parang nakakatulong instead of swiping yung gadget. No? I hope na hindi ko lang i-swipe ito. Papel ito eh. Sabi nung Brother Joed and Brother Marvin actually mentioned it last Sunday. They said that about this mark of the beast, referring to Mark 13 or Revelation 13 rather, Revelation 13:16. Okay? No, so bear with me. And he saith all, and he causeth all, in verse 16 says, both small and great, rich and poor, free and bond, right? Free and bond, to receive a mark in their right hand or in their forehead. The condition is or, the conjunction is or. That is where I think nalagpasan nila. Hindi mo po pwedeng iba yung conjunction na end at saka or. Either way, ang tanggapin mo, mayroon kang mark of the beast. And in fact, mamaya may babasahin tayo sa quote bago tayo mag-isip on how to accept or to receive. Kasi yan na yung umiiral ngayon, yung mark of the beast. Yan na. Sa mga group chats, nag-aalala sila sa pamilya nila kasi nasa Catholic ko pa rin. Nag-aalala sila sa mga ano, which is not bad. But it's wrong na magkaroon ka ng ganun. Nasa message ka, inaangkin mong nasa message ka, nag-aalala ka sa mga loved ones mo na Katoliko. Come on, saints, it's reality. Right? I don't say na Catholic, Roman Catholic is tama na yung doctrine na wala tayong magawa because your loved ones, mga kamag-anak mo, came in the wrong way eh. So ang natutunan nila, kagaya rin natin dati, mali rin. But God will make a way. And you are that way. Amen. Not just, ano, isa lang yan, halimbawa sa Catholic denominations and so on and so forth. Diba? So, it's either way. At alam na natin yung mark sa right hand is to practice what the system is all about. To practice. Or to take the doctrine. No, either way,
some are claiming, yung iba, ang understanding ng iba, kaya nga masarap eh. I would just to point out kung gaano tayo pinagpala. Kasi kung anong meron tayo dito tinatanggap. Kung paano binalansi ng Panginoon. Hindi tayo sumusuntok sa hangin, hindi tayo nagbabaka sakali. Sigurado tayo. Sinigurado ng Panginoon. Hindi kagaya ng iba, ang akala nila na hindi nila tinatanggap yung Trinitarian doctrine kasi some other, hindi sila naniniwala. Meron ngang mga Trinitarian na hindi naniniwala. Sabihin na natin, meron Katoliko na hindi naniniwala sa pare. Nakakausap na kayo ng ganon? Ako naniniwala ako sa Bible, Katoliko ako pinanganak, Katoliko na ako mamamatay, but I don't believe that priest. Nakakausap na kayo na ganon? May kanya-kanya silang prinsipyo. No, meron din naman talaga na nagsasabi sila na wala, hindi namin tinatanggap ang doktrina, but hindi nila namamalayan, pasok sila sa sistema. Sinabi ng prophet yan, malinaw. They don't know it. Nandun na sila. Lubog na sila sa sistema. Ginagawa na nila yung sistema. At meron din naman, hindi nakikita or nadidiscern nila ng sistemang mali because they're so religious. Pero yung doktrina, yakap naman nila. Either way, mga kapatid, it's either in their hand or in their head. Hindi end. Either way, mga kapatid. So, that's how. And besides, sabi ng prophet dito sa token, we're at the end time. Isang maliit na quote lang, di ba mga kapatid? Sabi niya, I don't see nothing left. Right? Panahon ng prophet ito. Po ba? Tapos ngayon, bumabalik na naman ulit yung problema sa Mark of the Beast. Nagiging natutuon na naman yung isip nila doon sa Mark of the Beast. Amen. At ang nakakalungkot sa isang banda, mga unfortunately mga kapatid, yung mga end time nandito, kinakabahan sa Mark of the Beast. Di ba mga kapatid, nasaan? Asaan yung pangako ng Panginoon na malayo ka or hindi ka man lang nasagi ng Mark of the Beast? Nakukuha niyo mga kapatid, and that's yun lang yung kaya kong banggitin, pero mas higit pa doon. Mga kapatid, parang it's like black and white. Hindi mo pwede silang pagsamahin. It's like water and oil. Hindi mo sila pwedeng pagsamahin. Yung covenant ng bride at saka yung mark of the beast. Okay? Praise the Lord. Not even other covenants. Kung yung ibang covenants nga hindi matatakan, bride pa? Edi mas lalo na. Kasi bakit? Kung may mark of the beast yan, diretso yan. Hindi yan, they will not be hunted like dogs. Unlike ng mga foolish virgins. Kasi ang foolish virgin, wala ang mark of the beast eh. Wala yan, mga kapatid. Praise the Lord. Sabi niya, we're at the end time, I don't see nothing left. You say, what about the mark of the beast? See, 1963. Sabi niya, those who rejected the Holy Spirit is already marked by the beast. Ano pang injection? Ano pang ano-ano mga kapatid? I-reject mo lang yung Holy Ghost. Ano yung diniin ni Pastor last Sunday? Ang gawin nyo sa anak ng tao, mapapatawad pa. Pero ang gawin nyo sa Holy Spirit na merong butot laman sa huling panahon ay mark of the beast. Ganun niya sineparate, ganun niya nakita yung dulo. It's showing their colors, showing who they are, showing who is who. What ang magawa mga kapatid? Diba? Ganun din sa isang kaisipan mga kapatid about this. So those who reject the Holy Spirit is already marked by the beast. The punishment will come later. Right? What ang magagawa? Yan ang diniklara ng Panginoon mga kapatid. Paano daw? Those who reject the Holy Spirit. Paano mo i-reject yung Holy Spirit pag walang bone and flesh? Di po ba? Hindi mo siyang marireject. Kailangan muna siyang merong bone and flesh. Kaya lang, unpardonable ang hatol. So hindi basta-basta mga kapatid.
Merong mga nagtatanong na ganyan kung paano daw mabablaspim, paano daw mga ganito. Wala, direct quote. Sinabi sa atin nung Linggo. Sabi niya, ang anak ng tao, gawan niyo ng mga ganyan, mapapatawad pa. Pero pag dumating ang banal na espiritu, paano ba dumating ang banal na espiritu sa ating time? In the form of the fullness of the message, dumating siya, nanahan siya sa bride. Oh, how more will you able to fully blaspheme na nandyan na siya sa laman? How more? Paano pa? May kulang pa ba? Wala na. Kasi yan na mismo yung interpretation eh. Right? And yet, still, they claim they're on the right track. Yun na talaga. Di ba yung dayang-daya yun? Amen. Now, sabi niya dito, to refer to that thought, sa Matthew 12:32, doon yun sinabi ng Panginoon, that whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Doon na yung drawing ng line. Now this, we're citing only one side of the coin. At hindi tayo masaya, kailanman hindi tayo magiging masaya, we just know the reality of it, na hindi talaga lahat. Only few talaga. Di po ba mga kapatid? Only few talaga yung mga pinili ng Panginoon. We're just glad na isa tayo doon. We're just glad na isa tayo doon mga kapatid. The proof of it, yung message na tinatanggap natin mga kapatid ay hindi basta-basta. Hindi bara-bara. Malinaw mga kapatid. Talagang iningatan ito ng Panginoon makarating sa ating panahon. Paano hindi iningatan mga kapatid? Sa dami-dami ng mga nag-angkin na message, sa dami-dami na nagpanggap na messenger nitong message mga kapatid, sa dami nating narinig na ano mga kapatid, kung hindi iningatan ito ng Panginoon na ipaliwanag sa'yo, baka nadala ka na rin. Baka kung saan-saan na rin tayo. Pero iningatan ito ng Panginoon. Para sa ating ngayon, marating natin ang ating kinalalagyan at dahil yan sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid. What else? Sa lahat ng mga nangyayari dito sa atin, sa paligid natin, lalo na sa huling panahon na ito, at the age of this age, di ko na sasabihin, mga kapatid, maging mga magulang ko, nagsasabi sila, kung meron man kayo nakausap ng mga senior na or mas elderly pa, mga kapatid, talagang napapailing sila sa ating sitwasyon. Grabe talaga. Grabe talaga, yung kausap ko, yung binibilan ko, yung suki ko na nagtitinda galing pa sa Arayat, talagang nagpapasalamat siya pag nakalusot siya sa checkpoint. Nagbibenta lang ng puto kutsinta. Nagpapasalamat ng lubos sa Panginoon pag nakalusot. Sa dami ng checkpoint, hirap na talaga ang kalagayan ngayon mga kapatid. Mahigpita na talaga. Diba sa dami ng checkpoint, pila, iisa-isahin, swerte ka talaga. Kung pagka nakalusot ka, pinalagpas ka. Siyempre, yung bantay naman, ilagay mo yung sarili mo sa sapaanan o sa sapatos ng bantay. Pag nagpalusot sila ng isa, kukuyugi naman sila. Bakit yun pinalagpas mo? Porkit ba siya, ano? Di ba kukuyugin sila? Ginagawa lang din trabaho nila, inutos ng mas nakakataas sa kanila. Hindi mo rin sila masisisi. Di po ba? Now, of all the things, good or bad, lalo na ang mundo, nakatutok ngayon sa mga masasamang nangyayari, mga kapatid, pinakamasasamang nangyayari because we're living in the most deceiving age na ang mundo na walang kamuang-muang, mga kapatid. Sa kabila ng lahat nangyari na yon, lahat ng mga grabe na yan in the history of mankind, mga kapatid, never na nakasagabal sa plano ng Diyos. You are witness. Nung binuksan yung selyo sa ating mga kapatid, nag-iba yung pananaw natin sa mga believer of that day. Dati ang tingin natin, base sa mga nagtuturo, tingnan nyo, gayahin nyo si ganito. Kung hindi siya naging ano, kung hindi siya naging gano, hindi sila naging ganyan, hindi sila naging successful kung wala ang Diyos sa kanila to begin with. Kung hindi itinakda ng Panginoon yun, never silang maging successful sa kanilang mission. It's God alone. It is who behind that purpose ang may dahilan kung bakit at higit sa lahat may layunin kung bakit nagpatuloy hanggang sa huli ngayon. Para sa'yo. Para malaman mo itong lahat.
bilang tipo at larawan sa mga lahat nangyari. Di ba mga kapatid, pinagdaanan din natin yun. Halos hindi natin mailingon yung ating sarili in that sense. Para bang, wow, grabe naman si Moses. Wala naman, nakakahiya naman kay Moses. Grabe yung pinagdaanan niya. Pero mali eh. Ang tingin nila na kay Moses. Hindi nila tinitignan really talaga transparent kung ano ang layunin ng Diyos, paano napagtagumpayan ni Moses yun. Di po ba? Ngayon mga kapatid, sa lahat-lahat ng ginawa, never siyang nag-discaril, never niyang nahinto, never niyang nasira, at never man siyang makagasgas sa plano ng Panginoon. Alam niyo yung gasgas? Parang nakapinsala man lang siya ng kahit katiting. Gusto kong black ayan si Satan dyan mga kapatid. Sa kabila, sa lahat ng mga nangyayari, kalalaan, malalana, insane ang mundo mga kapatid. Never siyang nakagalo sa plano ng Panginoon. Bago pa mangyari ang lahat, nakita na ng Panginoon yan. Paano mo siya maunahan dyan? That's how we believe this word. Ganun natin pinananampalatayanan yung Diyos na lumikha sa atin. Yung groom natin, ganun natin pinananampalatayanan na siya ang managplano lahat niyan mga kapatid. Then, when we come to think about it mga kapatid, na never makadiskaril, masira, ni magalusan man lang ang flow at manifestation ng Word of God mga kapatid, then ito yung kalagayan natin. We stop on worrying things. Yes. Ibig sabihin, nagmamature ka. Di ba mga kapatid, pag tignan mo pag immature, ang daming inaalala, ang daming iniintindi, ang daming stress, ang daming ganito na. Pag nagmature, hindi naman pala dapat ganun yun. Easy lang yan eh. Tingnan nyo, kaya ganun mag-advise yung mga elder. Kasi napagdaanan nila yun, sinabi nila, ang dami kong inintindi nung kabataan ko, hindi ko naman pala dapat intindihin. Right? Ang dami kong pinag-aksaya ng panahon, hindi ko naman pala dapat pag-aksaya ng panahon. But spiritually speaking, mga kapatid, after God revealed these things all to us, mga kapatid, we stop worrying on things that we cannot control. Bakit? Totoo bilang tao, mga kapatid, nag-aalala tayo, and then eventually, hindi natin namamalayan na meron tayong gustong gawin to control things. Nalalagpasan na natin na beyond all this, merong Diyos na humahawak. Di pa mga kapatid, kaya doon ka na lang lalagay instead of worrying of things that you yourself cannot control, di mo makokontrol yan, kailangan lang mangyari mga kapatid, it's not even worthy of our concern. Tama po ba? Parang sayang lang yung panahon doon. Kung, ay salamat, kaya lang talagang, no, Panginoon talaga ang nakdakda ng panahon. Di po ba? We're learning mga kapatid, to, instead of and worrying of those things, we learned to focus on Him who control all things. Right? Ganun din sinabi nyo, instead of focusing on the things that you yourself, ikaw lang, hindi mo makontrol, mag-focus ka na lang sa akin. Who control all these things. Di po ba? Ganun yung lagi niyang binibigay. Kaya niya nga binibreak yung mga quotation. Anong ibig niya sabihin lahat dyan. Pinapakita niya yung sarili niya. I can do it. Yung God mismo, yung pinagsisilbihan nating Diyos is here. Alive mga kapatid. Real. I can do it. It's my battle. I can do it. You are more than conqueror. Bakit? Bago pa niyo harapin yan, tinapos ko na yung laban. Right? Salamat sa Panginoon. So, and one thing more is, when God wants to do us something for Him, pag meron siyang gusto, do you believe that sense? Saints? That, bawat isa sa atin, merong gustong ipagawa ang Panginoon? Yes! May layunin tayo eh. We should know that by now eh. Di po ba, hindi ka walang purpose, hindi ka singaw, hindi ka kabuti. Di ba? You have a very, very big purpose. In fact, mga kapatid, pinagkatiwala nga niya sa manifestation mo ang kanyang purpose, pinaka-major purpose, na tapusin yung kanyang naumpisahan. Right? Yun, wala tayong magawa, yung binigay sa atin ng Panginoon. Now, hindi rin basta-basta tanggapin yun kasi bilang tao, hindi mo talaga kaya yun. Ang kaya mo lang, ang maganda nito, because of the grace of God, nire-reveal niya sa atin that He doesn't rely on our can-dos and can't-dos.
Alam niyo yung mga kapatid, hindi siya nag-rely sa kaya mong gawin at sa hindi mo, lalo na sa hindi mo kayang gawin. He relies solely upon His Word. Solely, only. Sa Word lang niya na nag-rely. Kaya doon tayo nag-enjoy. Meron ka bang nabasang Word failure? Wala mga kapatid, kaya doon ka nag-enjoy. Oh, hallelujah. Now, we've heard also that sa lahat-lahat ng ito mga kapatid, it is the secret formula is the seed. Right? Kasi yun lang yung kaibahan natin. Sa lahat-lahat ng nilalang dito, after ng when na-introduce na yung sex birth, parpares na tayo. Kung wala lang yung seed talaga mga kapatid, wala siyang kukontakin sa atin. Wala siyang, ang trabaho ng Holy Spirit mga kapatid, kaya siya pumunta dito sa bawat panahon at lalo na sa huling panahon is to quicken that seed. Yun lang mga kapatid, at hindi lahat may seed. At alam niya mga kapatid kung sino yung may seed na yun mga kapatid. Maaring nasangla tayo sa mga ilang nagdaang mga panahon. Di ba may mga terminology ginamit ng prophet na ganyan? Yung mga nasangla. Ganyan. Maaring nasangla tayo sa mga ilang panahon lang mga kapatid, pero hindi nangangahulugan na ikaw ay pagmamayari ng kaaway. Never kanyang maging pagmamayari. Ang kagandahan nito mga kapatid, hindi ka pwedeng tubusin ng kaaway. Ang kagandahan nito, nalaman mo na ang purpose niya ng pagbabayad mga kapatid ay para tubusin lang yung kanyang mga sarili. Amen. Hindi ba malaking kagalakan yun na ikaw ay bahagi ng binayaran niya, tinubos niya? Sa lahat ng mga nagkikling dito sa message mga kapatid, ikaw sigurado ka na isa ka sa tinubos niya? Hindi yung kaisipan na salamat na lang tinubos, kundi nasa kamay pa kami ni Satan. Sino sabi sa'yo, kahit na ang sangla ay terminology lang yan, pansamantalang kalagayan lang, at never, remember, Satan's dirty hand cannot touch you. Nalagay ka lang sa isang kondisyon na hindi ka pa na-express. Pero never na ang pagmamayari mo ay napunta kay Satanas. That proves, mga kapatid, ang pagkatubos sa iyo proves na ikaw ay sa Kanya. Na siya, na tayo ay sa Kanya. Di po ba, mga kapatid? Seed. Now, seed means word. Hindi lang tayo manatiling seed. Kasi hindi na seed ang usapan ngayon. Kasi nag-manifest na. Nag-grow na. But para mas malinaw, mas maganda talaga, may ginagamit na ganito. Sa illustration ni Brother Branham, tatlong bilog. Diba? Tapos sa gitna ng ikatatlong bilog na nasa loob, lalagyan niya ng tuk. Diba? Tuldok. Yung binhi. Yung seed. Kung saan talaga siya interesado. Hindi siya interesado sa mga merito mo sa laman. Hindi siya interesado sa mga... Interesado siya dun sa binhi. That's right, mga kapatid. Ang katotohanan nito na binigay sa atin, mga kapatid, yung binhi, it's either you have it or not having it. Right? Sa bride muna tayo. Diba? Sa other covenants kasi, may impart yan sa kanila eh. Seed is life eternal. Life eternal, Zoe, mga kapatid, means no beginning and no ending. Kasi yung iba kasi, naturuan tayo ng Panginoon, pinaglalahok-lahok lahat. Ang bride iba eh. Iba ang bride. Let's talk about the seed, capital S-E-E-D. Right? Ng Panginoon that has no beginning or no ending. The truth about is, kung wala ka nun, ngayon, hindi ka magkakaroon nun kailanman. Hindi ka nun magkakaroon kailanman. Kahit pa nandun ka, nagbabalen-balentong ka, merong ka ng seed. Hindi ka nagkaroon ng seed nung pumunta ka dito sa church. Malinaw yan sa quote. Amen. Kaya mo nauunawaan itong message dahil may seed ka. Hindi nung naunawaan mo na yung message, tinanggap mo na yung message, nakikipag-shake hands ka na kay brother, kay sister, may seed ka na. No way. Kung wala ka nito ngayon, hindi mo ito makakuha kung bride ang pag-uusapan. At maging ang iba mang kobinante, hindi nila ito makukuha. Bakit? Ito ay ibibigay. Hindi ito kinukuha kahit ng ibang kobinante. Remember the quote? They will just allowed.
Hindi sinabing they were so qualified. They were just allowed. For what grounds? Of being good to the Word made flesh. Wala tayo, hindi tayo pwedeng umano na doon, sumalansang o sumagasa pa doon o kumontra pa mga kapatid. So that's how it's been revealed to us. And to back up those thoughts about this seed, the key, the secret formula why we're having this joy in our heart is because mayroong seed sa atin ang Panginoon. Nilagay dyan. Diba mga kapatid? I'd like to read two quotes. Now, the Word of God cannot deny itself, familiar quotes, but it makes sense now. The Word of God cannot deny itself. Or that word cannot deny itself. Yun pala ang keyword. That word cannot deny itself. Then it is satisfied. Or it's the desire. It's a desire of what? That word cannot deny itself. Para ano natin ano, bagamat ito ay familiar na sa ating quote, but it really makes sense. Why? Sapagkat yung ating pinagpipiestahan, lagi kong ibinabalik, yung ating pinagpipestahan Diyos, yung ating pinapasalamatan ng Diyos, nandyan. Yung iba, parang they need somebody to pump them up. Para lang madagdagan yung kanilang kaalaman. Hindi, dito pumunta ka lang sa church, bumalik-balik ka lang sa church, anong sasabihin sa'yo? To remind you who you are. Hindi para i-change yung identity mo, but to remind you once again who you are. At paano ginagawa ng Panginoon? He just preached the word. Eh sino ba yung word? God. Di po ba? Then it is satisfied. Andiyan na po tayo. Or it's the desire. It's a desire of what? What made you desire it? In the first place. Because down in your soul, there was a predestinated seed. Yun talaga yung nagpapartake. Yun yung part na nagtitake. Right? Seed, which was eternal life, always laying in there. Yan lang yung kaibahan natin sa iba. Di po ba? Always laying in there, always was in there. All that the Father has given me will come to me. There isn't any of them going to be lost. That's a promise. A thinking man's taste. When a thinking man hears the word of God, my sheep hear my voice. A stranger they will not follow. Right? Maliban sa tinig ng real shepherd, maliban nun sa tinig, ang dinig mo na sa iba, strangers, paano ka susunod? Meron kang parang sa mga animal pa, instinct. Automatic yun mga kapatid. Hindi mo kailangan turuan yung sarili mo kung sinong susundan. Kasi alam mo kung sino yung shepherd mo. Amen. Whew. Praise the Lord. No, yun ngayon, pwede ka magbulay-bulay. Kaya pala. Tinatawag lang pala ako ng shepherd ko. As strangers, they will not follow. For down in there is life. And life connects with life. Sin connects with sin. Kaya pala, hindi sila mag-iwalay. Di ba mga kapat, sila rin. Kaya pala, kahit anong nangyari, kahit iba-iba, sige, sama-sama tayo. Tama? Sin connects with sin. Magkakakonnect yan. And sin, tignan niyo yung sabi ng prophet, and sin is so hypocritical until it thinks that it's saved
what it isn't saved. Right? Gano'ng kalapit? Sobrang lapit. Gano'ng daw kahipokrito? Hypocritical until it thinks that it's saved when it isn't saved. Saan yun, saan mo ilalagay yun? Di ba? Sa mga mamamatay tao? Sa mga hindi nagsasamba? Sa mga denomination malalayo na? Sa pinakamalapit. It is the very depths of hypocrisy. Ang kalaliman ng hypocrisy. Pero salamat na lang, dahil ito ay binanggit ng prophet, sinalita ng prophet sa pamamagitan ng inspirasyon ng Panginoon, may makaka-catch up nito. Nangyayari pala ito? Di po ba? Nangyayari pala ito, mga kapatid. Church members want a denomination filter so that they can have their own desires and still be clothed or still be classed as religious people. You hear them cry, oh, he's very religious. Pero, hipokrito. Next. Like in the book here, and the spot there we was talking about, the two books being one, the book of life, the first book of life coming up was when you were born. That was your natural birth. But then one time, way back in there, there was a little grain of life. As I was explaining to some of the young sisters at the house of this afternoon, there's a little grain of life laying there that you wonder, where did it come from? What these strange things? I was saying this, taking for myself, like he was going to say, William Branham, well, 40 years ago, the William Branham, it isn't the same one tonight. If somebody back there would say, William Branham, he was a rank rascal, see, because I was born of Ella or Charles and Ella Branham. Di naman nagkakaila. Wala namang nagkakaila. Wala namang nagdi-deny. But something is in there too. In their nature was a sinner. I came to the world a liar. And all of the habits of the world laid right in me. But down in there too was another nature, capital N, present. See, predestinated was in there by God. In this same body, two natures in there. Dito na namarkahan yung mga two souls. Pero ang linaw naman ng tuloy ng prophet. Well, I only catered to one. The old soul die and the new soul born unto you. As it goed, I good as a baby. Dada, first thing you know, I become a liar. Sabi na ng prophet yan, ha? I become a liar, become everything else that's a sinner because I raised up that way. But down in there was a little speck of life all the time. Right? Kung hindi tayo tinawag ng message na ito, malalaman ba natin na meron? Kung, at kahit na merinig mo yung tawag, kung wala naman, may magre-response? Wala. Wala, mga kapatid. Lahat-lahat itong mga pinag-uusapan natin, itong pinakamahalagang bagay, wala ito lahat. Pero dahil meron doon, di ba yan yung hina-highlight ng Panginoon? Sinasamba natin siya, pinupuri natin siya. Of course, hindi natin lalagpasan yun na gagawin natin yung talaga, mga kapatid. Pero yung highlight niya, mga kapatid, kung paano natin ito marating, because meron siyang nilagay na bini at kinuwikin niya yung bini. Hindi na natiling binhi yun, mga kapatid. Yung bini na pinag-uusapan natin, mga kapatid, hanggang ngayon sa iba, sa mga anti-message, bini pa rin hanggang sa ngayon. Pero nag-grow na yan. Nakita na natin yung forma niya. Nakita na natin kung saan siya pupunta. Kung anong layunin ito, saan ito tutungo.
Hindi lang siya palamuti doon sa pat, sa base, palamuti lang siya sa sulok. Hindi, meron siyang espesyal na ginagampanan. Di po ba? Praise the Lord. Sa iba hanggang ngayon, binhi pa rin. Pero salamat sa Panginoon. Mahalaga yung binhi, pero dapat masundan mo kung nasa na yung binhi. Di po ba? Praise the Lord. Hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon na puro lang seed, puro lang dot. Di ba mga kapatid? Hindi yung lecture sa atin, hindi lang dito, andyan ka. This is new. Di ba? Hindi na natiling ganun. Bakit? Nung namatay na yung lumang kaluluwa, mga kapatid, yun na yung tunay na ikaw na. Ikaw na yung nasa eksena. The real you found you. Nakita mo yung purpose mo ngayon. At anong purpose mo? Malaman ang lahat ng bagay. Sapuhin, tanggapin ang lahat ng bagay na ito, mga kapatid. Wala kang magawa kundi i-receive ito. Yes, amen, yes, amen, yes, amen. Ang Diyos ang bahalang magsalansa niyan. Ang Diyos ang bahalang magpaunawa niyan. Ikaw ay nakukwiken. Nagkakaroon ka ng malinaw na unawa. And then as you grow, mga kapatid, you walk. You become mature. And when you become mature, you do your business. Di po ba? At hindi yung business natin dito para pahirapan tayo ni Satanas. Right? Kahit nandito tayo, mga kapatid, hindi ko kayang tanggapin. Hindi natin tinatanggap, mga kapatid, na kahit nandito tayo sa flesh, nandito tayo sa ganon, ang ma-highlight yung mga paghihirap na dinanas natin dito. Hindi. Ang dapat ma-highlight, mga kapatid, yung ginagawa ng Diyos na nandyan nakatira. At yung pangangaral ng salita, pakikinig ng salita, ang magpapaalala sa atin lagi kung gaano kahalaga yan. Sa atin mismo, personal. Higit sa lahat. Higit sa lahat. Higit sa pamilya, higit sa anak, higit sa lahat. Mga kapatid, yun yung mahalaga, yung binibigay. You found your purpose. And it's so important, mga kapatid, na ibigay sa atin itong mga bagay na ito. Bakit? Aalis na tayo. Hindi tayo pinapahirapan ng Panginoon. Mga kapatid, na mag-isip, na kalkulahin, i-compute, i-formula, hindi. Tanggap lang tayo ng tanggap. Di po ba? Nakaupo ka dyan. Lahat, sinesettle niya yung lahat sa buhay mo. Akong bahala sa iyo lahat. Maririnig mo yung salita. Isesettle ko yung lahat. Emotion, issue sa pamilya, reconciliation, karamdaman, lahat yan, isesettle. Iupo kita dyan kasi ang layunin ko, yung binihi-quicken. Di ba bakit yung binhi na yan ang gagamitin niyang vessel? Yung binhi na yan ang kaya niya kikwiken niya, mga kapatid, kasi yan yung gagawa ng ministry sa huling panahon. As I've said, walang anumang gawa, kahit gano'n pa kagrabe yung ginawa, yung mga nasa paligid sa history ng tao, never siyang nakapigil. At yan yung kagalakan natin, mga kapatid. Hindi natin hayaan mag-enjoy. Hindi natin hayaan na hindi tayo mag-enjoy sa kung ano. Di ba? Yung iba naman, yung enjoyment nila nasa material. Kaya yung ibang mga miyembro nakatingin, kaya siya nag-enjoy kasi pinagpala na siya. You know what? Hindi naman sa nakamtan na material kaya ka lang mag-enjoy. Kung anong meron ka, pwede mo yan i-enjoy. Di ba? Realidad na kahit wala ka ng coaching kagaya niya, meron kang kagalakan na hindi niya kayang bilhin. Di ba? Anong sabi niya? Anong nasa kamay mo? Di ba? Sabi ni Moses, utal-utal ako. Huwag mong intindihin kung anong kulang mo. Ang tutukan mo kung anong kaya kong ibigay. Di ba mga kapatid? Ayaw nga ng Panginoon yung masyadong marami. Masyadong marami. Nakuha niyo mga kapatid. Ayaw niya ng masyadong marami. Kung anong meron ka, gagamitin niya ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. At mag-i-enjoy ka dyan, tiyak. Hindi ka pupunta sa 40 days, 40 nights. Alam mo, buti ka pa. Habang nasa ano tayo, before 40 days, 40 nights, nakasakay ka man lang sa Pajero. Ako lang, kadilakad. Walang ganon. Iisa lang yung kagalakan natin, mga kapatid. Alam mo,
Either way, mga kapatid, kahit kubo lang yung ano, kahit ano, na-enjoy natin kung anong ginawa ng Panginoon sa atin. Kontento tayo kung anong ginawa ng Panginoon sa atin. Yun yung tunay na kayamanan. Pag na-miss mo yun, na-miss mo talaga yung real thing. Titingin ka ng titingin sa kapitbahay. Hangarin mo ng kahangarin kung anong meron. At makakahinga ka lang kapag na-reach mo na yun. Hindi masamang mangarap. Kaya lang, pag nalagpasan mo itong binibigay sa'yo ng Panginoon, yun ang mahirap. Lugi ka. Do you think mas nasisiyan ng Panginoon kapag ka yung iba pinoprosper, nakukuha nilang prosper, tapos yung ibang mga hindi kakaya? Hindi ganun ang Panginoon, mga kapatid. Yan ang tao. Kaya sila ngayon, dahil doon sila nakarely, at dahil nalilimitahan na ngayon yung mga way of growing resources, nalulungkot na sila. Kinakabahan na sila sa mark of the beast. Samantalang ikaw, payapa. Relaxing. Sa kabila ng mga pinahintulutan ng Panginoon, sigurado ka pa rin. Bakit? Hindi mo naman ito hiningi sa Diyos. Binigay ito sa iyo eh. Pangako niya yan eh. Hindi siya Indian giver. Pangako ng Panginoon yan. Di po ba? I cannot thank Him enough. Sa grabe ng pagpapala, yung paglalatag niya ng message dito, paano niya kinokonek yung mga message, after word, sinususugan niya yung lahat ng mga message dito, mga kapatid. Ang sarap umupo! Ang sarap magpatotoo, mga kapatid. Bakit? Kung walang Diyos, mga kapatid, wala lahat saysay. Kung walang Diyos na personal mong nasasaksihan, mga kapatid, walang lahat saysay ang lahat ng mga bagay nito. No wonder why John wept. No wonder why. No one was found worthy above heaven, on earth, and below the earth. No one was found worthy. And he wept. But for a moment. Behold. Diba? Mayroon nag-declare na elder, mga kapatid. Mayroong groom na nagtagumpay. At hindi lang niya binuksan. Hindi lang niya kinuha, rather, yung aklat na nasa kamay doon sa nakaluklok. Binuksan niya pa. Ibinaba niya pa. At ang sabi niya, take it and eat it. You are what you eat. Kainin mo yan. Di po ba? Thank you, Lord. Mga kapatid. At yan ang wala si Judas, kaya hindi siya nakapagpatuloy. Right? Yan ang wala si Judas. Si Judas, hindi siya may binhi, tapos dahil hindi siya nagpatuloy sa upper room, tinanggal yung binhi niya. No, sir. Wala talaga siyang binhi, kaya hindi siya nakapagpatuloy. Right? That's why. And what Judas represents? The make-believers. Kasi ang unbeliever, separated na eh. Make-believers, sumasabay-sabay pa. Judas represents those who claim, who make believe. Merong make believe, mga kapatid. So, basahin ko lang konti yung kay Judas. Reason why he cannot go all the way, because he had no seed. Yes, hindi siya, wala siyang binhi. Amen? Like Judas, they didn't go all the way. See how Judas was chosen of God? He was instructed in truth. Right? Shared the knowledge of the mystery. So close, right? Had the ministry of power granted unto him and healed the sick and cast the devils in Jesus' name. Grabe, no? Grabing manifestation, no? Pwede pala. Yung make-believer, kaya niya palang gawin. Di po ba? Flesh realm at saka spirit realm. Pero walang seed. But when the showdown, ano yung showdown? Ipakita na talaga kung may laman, wala. But when the showdown came, he sold out for gold and political power. He did not go up to Pentecost to receive the Spirit of God. In other words,
to be quickened kasi walang makukwicken eh. Paano siya pupunta doon? Walang makukwicken. Kaya doon pa lang, laglag na siya. Dito na ako, yung ano, yung gawin ko na tong ano na to, ang halaga na to, gawin ko na kung bakit meron ako sa bulsang ganito. Tama? Sabi pang Panginoon, gawin mong madali. Diba? He was devoid of the Spirit, making no mistake about it. A person that is truly baptized by the Holy Ghost into the body of Christ, receiving the fullness of the Spirit, will be in the Word all the way. You partake it all the way. You don't just stop, oh, I'm full. It's enough. All the way. Kasi hindi naman ito literal na pagkain, maimpatsyo ka eh. Di ba nagpartake din si ano sa ministry? Nagpartake din siya. Pero hanggang dun lang, hindi niya nakinaya. Pero yung tunay na bride, kakainin niya yan. Hindi naman siya kakain ng sobra at lalong hindi siya kakain ng kulang. Sakto, perfect ang kakainin ng bride. In Revelation 22:17-21, and the Spirit and the bride say, come. And let him that heareth say, come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add into him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. Separate ways ito. Di po ba? Ang sino man daw ang magdagdag, madadagdag sa kanya ang mga plagues. Ang magbawas, maalis ang kanyang pangalan sa mga bagay na nakasulat sa book na ito. Dagdag o bawas? Mga kapatid. Lastly, sabi dito, he which testifieth these things saith, surely I will come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. Ganon yung lagi nating testimony sa huli. Sa tuwing na pupuspos tayo mga kapatid, ganon yung ating cheering up. So be it, so be it. Kagaya rin ni John. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. So all is well. The reason why I read this text, mga kapatid, about adding to or taking, mga kapatid, because we are partaking. Right? When you are partaking, mga kapatid, you don't add and take. Right? The reason why hindi sila tunay na nagpa-partake, bakit, mga kapatid, hindi sila masihan. Right? Yung naririnig nilang message, instead na ipartake lang yun mga kapatid, nagdadagdag. Or nagbabawas. You know? Pero ikaw mga kapatid, andun na yun. Pinapartake mo na lang. Kompleto na yun. Kontento ka na doon. Satisfied ka na kung anong binibigay. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Lalo na sa panahon mo. Ang binigay ngayon, fullness. Magdadagdag ka pa? Magbabawas ka pa? Yun ang mahirap mga kapatid. I do believe that in this case, ngayon nangyayari. Kaya nga sabi niya, yung penalty is coming. May mga tao na nagdadagdag at nagbabawas. Bakit? Hindi tugma sa kanilang paglasa. Hindi tugma sa kanilang unawa. May sarili silang unawa. Teka muna, parang ano ha? Parang kulang sa lasa. Dagdagan natin. Ay sobra. Bawasan natin. Dagdag, bawas. Hindi natin ginagawa yun, mga kapatid.
kung paano binigay, siya lang natin tinitake. I will give you one scene, isang eksena, personal sa atin mismo sa gawain na ito. May mga bagay tayo dating hindi maunawaan. Hindi natin dinagdagan, hindi natin binawasan. Tuloy lang tayo. Dati hindi ganito. Yung mga pagpapahayag, hindi natin alam yan. Paano ba yun? Hindi natin ginawa ng paraan o para sumakto sa ating lasa, dagdagan natin to, bawasan na to. Hindi. Tinanggap lang natin yon kahit na hindi pa natin lubos na naunawaan. We just take it. Bakit hindi mo po pwedeng dagdagan at bawasan yung identity mo eh? Hindi po pwedeng magkamali ang Panginoon na nasa sayo kung paano i-handle yung mga bagay. Hindi pa lang panahon. Kaya nung panahon ng mga kapatid, nung meron ng yung mga balak ni Satanas ay isinakatuparan niya na sa pamamagitan kung paano pasukin tayo ng sistema, mga kapatid, nandyan na ang pagtatanggol ng Panginoon sa atin. Ibinuhos niya na yung kabuuan. Nag-training kayo sa tape service, nag-training kayo sa mga yan, mga kapatid. Ibubuhos ko na yung sakto. Kaya tayo nandito ngayon. Di po ba? Anong ginagawa natin? Relaxing. Naghihintay na lang na any moment from now. Walang pangamba, walang fear. Walang question in that sense sa Panginoon. Na kung ano pa, baka ito pa, baka kulang pa. Ready ka na. Ready, relaxing. With absolute na pananampalataya. Contento, satisfied. Masaya ka sa paglilingkod, mga kapatid. Grabing kagalakan meron ka. Walang makapipigil sa'yo. Di po ba? Pastor, nag-drums pa. Mas malakas pa kaysa sa iniisip niya. Yung kanyang katawan, di po, mga kapatid. Nakaka-bless. Di po ba, mga kapatid? Tinanong ko, dumating ako. Hindi ko alam eh, na ganun pala yung nangyari. Di po ba? E di, sabi ko ba, okay ah. Yung peak, pastor, kumusta yung peak? Wala na, tapos na. So salamat sa Panginoon. God is so great. He's so great, mga kapatid. Maraming pagpapala, hindi pwede natin palagpasin talaga. Hindi po ba? Maraming bagay, mga kapatid. Igit sa lahat yung message. Keep on hope. Humawak ka lang. Hawak lang. Malapit na, hawak lang, mga kapatid. Yung hawak na hindi ikaw, ha, kailangan siyang may hawak. Bantayan mo kung paano kanya hawakan. Konting-kunti na lang. Oh, hallelujah. In all wrongs will be made right. Last quote. And Christ is the Word. Amen. Christ is the Word. He is the Word. He said, the heavens and earth would pass away. But my word shall never pass away. Not one word of it can fail. Because it's God's word. Andiyan na po ba? Ulitin natin, maganda to, last quote na eh. Not one word of it will fail. Can fail rather. Not one word of it can fail. Not one word of it can fail. Amen. Because it's God's word. You cannot. In the last book of Revelation, it said, whosoever shall take one word out of this or add one word to it, the same will be taken out of his part from the book of life. It speaks about how we partake. Mahalaga po ba yon? Yes. Hindi lang basta, nagpa-partake ako. How you partake? Sino nag-design sa'yo on how to partake it? Mahalaga po ba? Amen. Part of the Book of Life. Therefore, any creed,
anything else that would add anything to the Word of God or take anything out of it, it's death to do so. Like it was to Eve in the beginning, it's death penalty to take or add. Just take it the way it is. You know what, saints? We don't just wait. Para bang, alam niyo yung laging halimbawa sa atin, just take it the way it is. Nandito yung basong malamig. Uhaw na uhaw ka na. Tinititigan mo lang. Kailangan lumapit ka. Yan ay binigay mismo sa'yo. Inumin mo yan. Kaso lang, just take it the way it is. Wala ka nang idadagdag. Wala ka nang ibabawas dyan. Inumin mo lang yan, mga kapatid, and God will do the rest. At hindi mo naman ngayon, lalo na ngayon, malimitahan kung ano yung binibigay ng Panginoon. Eh Lord, ito lang. Hindi, grabe nga yung binibigay eh. Grabe yung binibigay. Just take it the way it is. No wonder why ang daming mga haka-haka at kuro-kuro dito sa message. Because they don't take it, they don't partake it the way it say. The way it say rather. The Bible say, it's of no private interpretation. Amen. It's already been interpreted. Sinabi ng prophet eh, ang linaw niyan, word is in flesh again, in the form of the bride. It's no private interpretation, it's been interpreted now already. It's already interpreted. Just read it all and believe it. God watch, ito pang matindi, God watch over His word to keep it. He is all in control. Siya lahat ang may control niya, mga kapatid. Therefore, it His word, what we have to stand on. Doon tayo nakatayo, kaya tayo nag-enjoy. Kaya tayo nagagalak, kaya tayo nagpapatuloy, mga kapatid. Kaya nagpapatuto tayo na walang mahalaga higit sa gawain. At walang makakahadlang, mga kapatid. Hindi hayaan ng Panginoon na mahadlangan ang gawain. Di ba, mga kapatid? It's been proven. Diba? Current events. Yung mga case na yan. Pwede niya sanang ano yan, gawin yan, mga kapatid. Pero pinotektahan tayo ng Panginoon. Since the pandemic, hindi tayo nahinto. Since pandemic, tuloy-tuloy ang gawain. Praise the Lord. At hindi lang basta tuloy-tuloy dahil sa attendance, yung gawain na merong message na lalong nagpapatibay sa atin, mga kapatid, na lalong nagko-confirm na konti na lang ang paghihintay. Di po ba? Hindi para i-major yung iba, ganito na yung dadanasin, yung iba ganito. Hindi, mga kapatid, tayo uwi na. We have no time for that things. Leave them alone. Bakit? Kapag uuwi na yung bride, tapos na yung kanyang layunin. God is no respecter of any person. Ang mahalaga sa kanya, i-fulfill yung word. Di po ba? Ang sarap maglingkod. Ang sarap magpatuloy, ang sarap magpatutuo. Di po ba? Ang sarap lagi nasa gawain. Lahat ng bahagi ng gawain, ang sarap. Di po ba? We're blessed. We really are blessed. Kung pwede lang nga, hindi na umuwi. Dito na lang tayo lagi sa church. Di po ba? Kung po pwede nga lang, yung puso ng mga kapatiran nasa live streaming, sana nandyan din kami. Pwede bang dumaan kami dyan sa camera para nandyan na kami? Para mag-cheer up din kami? But we know their hearts. We know their hearts. Alam din natin yung nadarama nila. Nadarama din natin, mga kapatid, sa tuwing naririnig natin yung word. Di po ba? Just like Sister Mirna, nakikinig na dito live, nakikinig pa sa live streaming, nakakapag-chat pa, nakakapag-comment pa, mga kapatid. Multitasking. Hindi na ma-contain yung kagalakan niya. Meron ng outlet kahit saan. Kagalakan yun ang mahalaga. Di po ba? Oh my. Hindi ako makababa.
I'm enjoying it. God bless you, Brother Joed. Amen. Ayokong bumaba kasi ayokong tapusin eh. Pero makikinig ako mga. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon at isang napakagandang mensahe na kung anong meron ka ngayon ay yun yung pwede mong enjoy. At ang meron tayo ay yung kagalakan na galing sa Diyos. Diba mga kapatid? At ang mundo ay maging dito sa tinatawag na mga religious people ay nangagkatakot sa tinatawag na tatak na ito, na kung saan ang interpretasyon nila ay yung vaccine, pero yung vaccine ay inject sa'yo, pero sabay Biblia wala tayong makita na ang tatak na ito ay vaccine. Diba? Yung pagtatak nito ay ito yung ini-inject nila, hindi po. Mayroong mark of the beast na ini-inject, yun yung doktrina. Yun maliwanag na mga kapatid. Yung mark of the beast, ini-inject, ay doktrina po. Sabi kanina na binasa, hindi lang doktrina sapagkat mayroong namang sabi ko nga, mayroong nagsasabi na hindi man kami pareho ng doktrina. Diba? Kasi yun naman ang ibig sabihin ng tatak, sabi ng propeta. Ang ibig sabihin ng tatak sa no ay to take their doctrine. So ngayon, maraming nagsasabi na iba ang doktrina namin sa kanila. Diba? Pero hindi nila nakaligtaan, sabi ko, hindi nila nakaligtaan yung tatak sa kamay na kung saan ginagawa yung parihong sistema. At sa ganitong klaseng mga ginatatak, sabi kanina, ito ay lahat maging hindi nakaligtas. Mayaman man, sabi kanina sa 16 ng Revelation 13, maliit, malaki, mayayaman, dukha, di ba mga kapatid, ay laya ka man o free and bond, ay mayroong receive a mark in their right hand or in their foreheads. So maliwanag, hindi ito ang kinakatakutan ngayon na ito yung ini-inject na tinatawag na vaccine. Hindi po. Sabi ng propeta, itong mark of the beast ay dalawang bagay lang mga kapatid ang natatanggap ng tao. It's either kung meron kang silyo ng Diyos, kung wala kang silyo ng Diyos, automatic meron kang tatak ng halimaw na ito. Mark of the beast. Di ba mga kapatid? At paano nakapag paano ako natatakan? Paano ka sabi ng iba? Hindi man ako nagpabaksin, kaya hindi ako natatakan ng mark of the beast na yan. Hindi po ganun, mga kapatid. Sapagkat, paano ba, anong anyo ng mark of the beast o tatak ng halimaw na yan, ay sabi ng propeta, yun, mayroon silang nature na very religious. Di ba, isa yan sa binabanggit ng propeta, mayroong katusuhan, matuso, di ba, mga kapatid, at higit sa lahat, kung maaari, pwede niyang dayain yung mga pinili. Pero salamat sa Panginoon, ang kaya lang niyang madaya ay yung walang binhi, sabi kanina mga kapatid. So ano ba, sino ba yun? Mga kapatid, tingnan natin yung binabanggit ng sa Matthew 24:24. Yun mga kapatid, yun yung nagdadala ng mga tatak na yan. Di ba? Sapagkat, sabi dito, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo. So ano ang dala nitong mga bulaan na Kristo? Iaral din. Diba? Kaso lang bulaan, false. Paano nila madadaya itong mga false na ito? Mensahe din. Kaya madadaya nila mga kapatid. Sabi kanya, at mga bulaang propeta. Di ba mga kapatid? At magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maari, pati ng mga hirang. Pero salamat sa Panginoon, hindi maililigaw itong mga
pinili. Sapagkat meron silang tatak o meron silang seal of God. Di ba mga kapatid? So marami, kung nakikinig ka ng mga dukhang ngayon, mga kapatid, mapandaya, eh hindi mo namamalan, sabi ng propi, hindi namamalay ng mga tao, natanggap na pa nila ang tatak ng halimaw na ito. Di ba mga kapatid? Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng mga mensahe na kanilang napapakinggan, pinaniniwalaan. Di ba? Kaya ang tao ngayon na takot kung ano ba ang katotohanan. Di ba mga kapatid? Pagdating, lalo na maging sa end time ay mayroong naniniwala na itong vaccine, ito na yung mark of the beast. Di ba mga kapatid? End time mismo. Di ba mga ito na yung vaccine. Di ba? Pero nakita natin, wala tayong mabasa o maging ang propeta nagsasabi na ang mark of the beast ay itong vaccine. Di ba mga kapatid? Mayroong ini-inject na mark of the beast doktrina. Yun, maliwanag mga kapatid. Now, gusto ko lang susugan yan, kapatid, kunting sabi ng mensahe, the world is gripped by these two things. The world is gripped by these two things right now. Ito ay 1961, pero nangyari ngayon. Dalawang bagay, di ba? Ano to? The mark of the beast or the seal of God. Di ba mga kapatid? Dalawang bagay lang. Sabi niya, some of them places it will over in the future. Merong nagsasabi na sa parating pa lang. Some says it's already been in the past. But I believe that there's just two answer to it. Kasi ang pagtatak ng mark of the beast ito, nangyayari. Hindi nangyayari ito sa nakalipas, nangyayari ito ngayon, at mangyayari ito. Di ba mga kapatid? Sabi niya, but I believe that there's just two answer to it. And that is the seal of God is the baptism of the Holy Ghost. The mark of the beast is rejecting it. Paano natatakan? Pag ni-reject nila ang silyo ng Diyos, automatic pagtanggap sa tatak ng halimaw. Di ba mga kapatid? At yun ang hindi alam ng mga tao. Di ba mga kapatid? Hindi nila alam. Kasi naniniwala doon sa mga yung vaccine. Di ba mga kapatid? Salamat sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon mga kapatid, hindi ka matatakan na ito sapagkat mayroong silyo o tatak ng Diyos sapagkat sabi ka na may binhi ka. Yun lang ang may binhi, ang hindi madadaya. Sa mga tinatawag doon sa nasusulat sa Matthew 24:24. Di ba? Sa bawat panahon mayroon ng isang propeta. Pero tingnan mo ngayon, ang dami nag-aangkin ng propeta. Di ba? Lahat ng nag-aangkin na propeta pasok doon sa Matthew 24:24. Walang bilang 'yan, unlimited 'yan. Di ba mga kapatid? Now, salamat sa Panginoon. Sabi niya, Now the same thing in the natural applies to the spiritual. That if we as inheritance of the eternal life and we hear the gospel and know that it's true and we reject it and refuse to do it or to listen to it, we take on the mark of the beast. Narinig mo, sabi kanina, we hear the gospel, narinig mo ang ebanghelyo, know that it is true, and we reject it, pero ni-reject mo, refuse to do it or listen to it, we take on the mark of the beast. Diba? Merong ebanghelyo, merong mensahe, pero ni-reject mo, mga kapatid, we take, sabi nga, pag ni-reject mo yan, we take on the mark of the beast. Now, somebody said, now there's going to be mark of the beast.
It's going to come someday. Let me tell you, it's already come. Diba mga nangyayari na, dumating na. Diba? At nangyayari din sa unang nagdaang panahon yan. Diba mga kapatid, sabi niya, it's already come. See, as soon as the Holy Ghost begin to pull, the mark of the beast begin to take place. Sabay. Diba mga kapatid? Sabay, see? You only have two things. One of them is accept it. Takes the seal of God. To reject it, takes the mark of the beast. To reject the seal of God is to take the mark of the beast. Hindi sinabing kung magpabakuna ka, tinanggap mo ang marka ng halimaw. Diba mga kapatid? Pero pag nireject mo itong mensahe ng Diyos, tinanggap mo pala ang tatak ng halimaw. Diba mga, to reject the seal of God is to take the mark of the beast. Takes the mark of the beast. To reject the seal of God, to take the mark of the beast. Everybody understand? To reject the seal of God is to take the mark of the beast. Pero nakita natin mga kapatid, ito lang sa, ano pa no, sa parang doctrine form. Ba mga kapatid, doctrine form. Pero makita natin itong pag mag in person na itong mga pag wala ka ng hindi ka na makabili o anong paman mga kapatid, sabi ng bro, bago yan mag in person, aalis muna ang bride. Di ba? Pero right now, yung tatak na sabi nila, nangyayari. Di ba mga kapatid? Nangyayari yan. Kaya salamat sa Panginoon. Di ba? Yun ang makikita natin mga kapatid, na salamat sa Panginoon, meron kang tinatawag na gabay. Di ba? Salamat sa Panginoon, merong guide. Di ba mga kapatid? May gabay sa iyo. Kaya nga, alam nyo mga kapatid, ako ay, di ba, ako lang nag-iisa. Minsan, pag merong akong kunting naramdam, lalo nagwala kang kasama, grabe yung takot. Kasi wala kang kasama. Tapos papasok sa isip mo, nako, baka titigas na lang ako dito, wala ang... Ganon mga kapatid, kasi ano eh, wala ka. Pero salamat sa Panginoon, noon ay, nung bata pa ako, doon sa Mindanao, ay, pag magkasakit kami, yung bang ang sarap na meron kang gabay, meron kang magulang, na para bang panatag ka pag may magulang ka eh. Di ba? Panatag ka eh, na may magulang ka na mag-aalaga sa'yo, parang ano, at saka naniniwala ka na ano mang gawin ng magulang mo na ikabubuti sa'yo na pag kahit may lagnat ka, kami noon, pag nilalagnat kami, yung papa ko membro ng relihiyon nila na may mga orasyon-orasyon. At eh, pag nilagnat kami, talagang orasyonan ka. At saka, naniniwala kami kasi, naniniwala kami, pag ginawa ng magulang namin yun, nagagaling kami. Pero alam mo mga kapatid, gumaling kami. Bakit? Naniniwala eh. Di ba mga kapatid, gawin ng magulang namin, talagang orasyonan yung puyo mo. Tapos dura-duran. Oo. Orasyon eh. Tapos, may sulat sa papel. Sunugin yung abo nun, ilagay sa tubig. Inumin mo. Ah, ang saya-saya namin kasi gumaling na. Di ba? Pero ngayon ko na-realize na yung pananampalataya mo pala. Di ba mga kapatid? Kahit pa tubig lang ininim mo kasi naniniwala ka, may pananampalataya ka na gumaling ka, gagaling ka. Di ba? Dinudura-duraan nga lang yung puyo eh. Ginaganon-ganon lang eh. Talagang panatag na yung kalooban namin. Di ba mga kapatid? Salamat sa Panginoon. Napakasarap mga kapatid na malaman mo ay makita mo ngayon na nandyan yung gabay ng Diyos. At mahalaga yan mga kapatid. Di ba? Nakita natin na yung guide ba ng Panginoon. Now mga kapatid, gusto kong sa scripture sa John 14, salamat sa Panginoon kasi kung ano talaga eh, pag mag-isa ka, natatakot ako. Ako, grabe eh, lalo mag-isa ko, naku. Minsan sabi ko,
maranasan ko pang, parang nakalimot akong huminga. Bigla na lang akong gumising. Nalimutan kong huminga. Parang nalimutan. Ganon yung mga ano eh. Lalo, paano ko kaya nalimutan huminga? Ngayon, matatakot na ako. Tapos, isay na para bang ano, yung bang karoon ka ng pagkabalisa na. Karoon ka ng mabalisa ka na at sign na parang nine-reviews ka na, parang maihi ka na ngayon. Ihi ka na, punta kasi rihi kasi parang manghihina yung ano mo eh. Natatakot ka mga kapat. Pero palagi ko lang alalahanin yung mga nung mensahe ng Panginoon. Diba mga kapatid, palagi ko na. Sabi niya dito, sa 1, huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Para bang dito makikita mo na magsimpalataya ka sa Diyos at saka sa Kanya. Iba sa Diyos at iba sa Kanya. Diba? Parang ganun. Pero salamat sa Panginoon, dito yung eksena na ito, na yung si Felipe, nagtatang Panginoon, saan ba yung Ama? Saan, diba? Ganun eh. Papakita mo sa amin yung Ama. Diba? Sa bahay ng aking Ama, ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinasabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ang propeta nagsasabi mayroong mga scripture na susulat sa Biblia na mayroong tinatawag na compound meanings. 'Di ba mga kapatid? At alam natin na mayroon tayong tatahanan na literal na house. 'Di ba mga kapatid? At ang Panginoon, salamat sa Panginoon, ngayon pa lang mayroong isang kalagayan na kung saan tayo ay panatag. Meron tayong isang dadako na kalagayan maging sa kalagayan na kung saan sa mundo na ito na parang nagkaroon ng pagkabalisa, pagkatakot, pero nilagay ka ng Panginoon sa isang kalagayan na panatag ka. Di ba mga kapatid? At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghahanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. At kung saan ako paruroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Salamat sa Panginoon. Alam natin yung daan na yan. Sapagkat mayroong guide. Di ba mga kapatid? Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paruroon. Paano ngang malalaman namin ang daan? Siguro, pagkaintindi nito ni Tomas, naaalis ang Panginoon. Di ba? At sinabi niya kung saan daw siya paruroon at doon din. Kaya nagtanong siya nga, saan ang daan? 'Di ba? Kasi gustong sumunod ni Tomas eh. Kaya nagtanong siya, saan yung daan? 'Di ba mga kapatid? Ikaw pa naman. Sinabi sa kaniya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparuroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Di ba mga kapatid? At salamat sa Panginoon, kung titingnan natin dito para makapunta tayo mga kapatid sa isang dako, kailangan ng guide. Di ba? At ang guide na ito ay hindi lang tao. Makikita natin na ang guide na ito ay nariyan sa'yo. Di ba mga kapatid? At tiyak ka sa iyong paruroonan. Di ba mga kapatid? At sabi niya, kung nangakilala ninyo, ay mga kilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong mga kilala at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Pilipi, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Ito din si Pilipi. Di ba mga kapatid? Gusto niyang makita ang Ama. Ang sagot ng Panginoon, sinasabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama. Matagal nang kasama niyo ako, di ba? At hindi mo ako nakikilala, Pilipi.
ang nakakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Kung nakita natin mga kapatid, ito wala pang new birth ito sa time na ito. Diba mga kapatid? Pero ngayon, sa panahon natin na mayroon ng new birth, sabi kanina mga kapatid, posibleng hindi mo matagpuan. Diba mga kapatid? At sa 20, sa 20, sa 14:20, at that day, you shall know that I am in my Father, and in me, and you in me, and I in you. Alam nyo itong scripture na napakayaman. Dito mo makikita, mga napakayaman ito eh. Ang makakakita lang nito ay yung may binhilang. Diba? Yung may binhilang talaga ang makakakita nito, mga kapatid. Now, sa quote, sa message ng prophet na agayid o ang gabay. Gabay ba no? Guide, gabay. God sends a guide. And God wants you to remember that that's His appointed guide. And we must remember Him. Here, it says, Jesus said, I will not leave you, but I'll pray the Father and He'll send you another comforter. And this comforter, when He was to come, was to guide us to all truth. Salamat sa Panginoon at mayroong gabay ngayon sa atin na nagtuturo sa atin ng sa lahat ng katotohanan. Diba? Napakasarap makita mo mga kapatid na ang iba ngayon natatakot sa vaccine o ano pa man. Sapagkat mga kapatid, natatakot sila sa ganun. Pero salamat sa Panginoon, mayroon tayong guide na kung saan tinuro sa atin yung katotohanan. Diba mga kapatid? Was to guide us to all truth. And the word of God is the truth. And the word is Christ. I am the way, the truth and the life. He is the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Then, if we follow the real true guide, the Holy Spirit, He was to tell us what He had seen, what He had heard, and He was to show us things that is to come. Diba mga kapatid? At nakikita natin maya mga kapatid na itong guide na ito ay wala sa kung saan man dako kundi nasa iyo mismo. Diba mga kapatid? There you are. He is going to show you things to come. And when the churches today reject that, how can we ever expect to go to heaven? Diba kung hindi natin tinanggap yan, ni-reject natin, paano mag-expect tayo na makakapunta tayo sa langit? When the Holy Spirit was sent to us for a guide, we'll take some cardinal, some bishop, some general overseer, or somebody like to guide us? Diba? Pero nakita natin, that Holy Spirit ay nanahan. Diba mga kapatid, kailangan ba natin yung mga cardinal, bishop, mga kapatid? Sabi niya, when the Holy Spirit was given to us to guide us, and the Holy Spirit always speaks of the Word. Di ba? Makikita natin, yung Holy Spirit na yan ay ano? Always speaks of the Word. Yung Word na truth. Di ba? Sapagkat maraming nagsasabi ngayon na mayroong Holy Spirit, pero hindi naman katotohanan ang sinasabi. Di ba? I've got many things to tell you. You cannot understand it now. But when He comes, He'll guide you to it. Diba mga kapatid? At yun ang nangyari individual sa atin.
Di ba mga kapatid? Noon, nangangailangan tayo ng kung sinong mag-guide sa atin. Leader, kumbaga mga kapatid. Pero nakikita natin mga kapatid, kung anong nandoon sa isang tao na nangangaral, ganun din sa'yo. Di ba mga kapatid? Always speaks of the word. I've got many things to tell you. You cannot understand it now, but when he comes, he'll guide you to it. That's the reason the coming of the seals at the finishing of the seven seals. The mystery of God should be finished. To know who God is, what he is, how he lives, his nature, his being. You're supposed to be all the way up here by that time. Diba? Nakikita mo, nalalaman mo kung sino ang Diyos at ano ang ginawa niya sa kasalukuyan. Diba? Nariyan siya sa'yo mismo, personally, mga kapatid, upang maggabay sa'yo sa lahat ng katotohanan. Upang hindi ka madaya sa kung ano mga ginagawa ng kaaway. Diba mga ano bang ginagkait sa mga doktrina? Tingnan mo mga kapatid itong si Satan. Alam niyang hindi niya yata tayong dayain sa mga doktrina. Diba? Anong ginawa niyan? Takutin tayo sa mga nararamdaman. Diba? Pero may sagot ang Diyos niyan. Diba mga kapatid? Sabi ng propeta, kung maranasan natin ang magpatunay lang na malapit na. Diba? Habang nga tayo ay dumadanas, mga kapatid, sa mga ganyang pagsubok, patunay na malapit na tayong dadaong. Di ba, mga kapatid? At salamat yung guide na yan upang saan tayo dadaong ay nariyan sa iyo mismo. Di ba, mga kapatid? Sapagkat lahat yan, sinagot ng Panginoon na sinabi ng Panginoon, lahat yan binayaran ko na. Di ba, mga kapatid? Anong meron na lang sa iyo? Di ba? Kagaya ng claiming. Ano ba ang ginawa mo sa iyong loved ones upang maklaim mo? Di ba wala? Ano ba ang ginawa mo sa iyong sarili upang maligtas ka? Di ba wala din? Di ba? Ano ang ginawa mo? Manampalataya lang na lahat ito ay ginawa na ng Diyos. Di ba mga kapatid? Panampalatayahan sapat ginawa na ito ng Diyos. Di ba wala naman tayong ginawa? Di ba mga kapatid? Ano ang ginawa? Wala tayong ginawa. Now, and now you are his. Oh, because he is. We have the right to all that he has purchased for us. Meron tayong karapatan sa lahat ng kanyang binayaran. Every promise in the Bible is yours. It belongs to you. When this token is upon you and God has sealed you. Now we want to check ourselves just for a moment. When God has given you the true baptism of the Holy Spirit, then the life of Jesus Christ is within you. Now that's true, and every theologian will have to admit that to be. Yes, sir. It's the new birth. You are born anew of the Holy Ghost. And because that God has did this, and you know you're no good in yourself. Di ba, mga kapatid? Sapagkat siya lahat ang gumawa. And you accept what God has did. Then He sells you into His kingdom by the Holy Spirit. And everything that Jesus purchased and promised you in the Bible is yours. It's your property. Because it's paid for. Amen. Life is mine. He paid for it. Life is yours. He paid for it. Healing is mine. He paid for it. Healing is yours. He paid for it. Freedom is mine. He paid for it. Heaven is mine. He paid for it. He has paid the price. Everything he purchased belongs to the man that holds the token. Sino lang? Yung may hawak lang ng token. At ano yung token, mga kapatid? Ay, Holy Ghost.
Di ba? At ano yung Holy Ghost? That's our identification, sabi ng propeta. The Holy Ghost is our identification. Amen. Pass my token upon the streetcar on the day of judgment, and I'll pass over you. Amen. Holding in it, holding your confession in the word that Jesus Christ has died for you, and when He does it, He displays Himself through you. Amen. Yes, when you recognize the token, the life that it took for the blood to speak. Diba mga kapatid? At nakita natin yung dugo na yan ay nagsasalita. At sa pamagitan ng paggawa na yan, siya ay na-display sa pamagitan mo. Now, last quote mga kapatid. Sabi niya, the resurrection is sure. The resurrection is sure. It's a guarantee. And we have the earnest of it now. As the Holy Spirit comes in and identifies us as God's redeemed person. When you receive the Holy Ghost, your cell till the journey is over. That is your token that you hold. Yun yung token na yung hinahawakan mo. That shows that your fare has been paid. You are a redeemed character. Satan has no business with you. None whatever. Just pick up your token and show him. My healing is paid for. My trip to glory is. A token is what you use to ride on a bus line or an airplane. Your ticket is a token. Take your token, your redeem, the blessing, the Holy Spirit. And if Satan tries to post something on you, just show this. Pakita mo lang daw yung ano, yung token. Ano yung token? Yung identification mo. Kailan alalahanin mo lang ba? Alalahanin mo yung Holy Spirit. Di ba? Alalahanin mo kung sino ka. Di ba mga, kung si Satan gagawin niya lahat, alalahanin mo lang kung sino ka. Di ba mga kapatid? Just show this. That's your identification. And then the Holy Ghost is our identification. Amen. You are identified in the resurrection of Jesus Christ. You are identified in His death when you die. You're identified in His resurrection. And by that, it identifies you that you were with Him before the foundation of the world because you are redeemed. That's brought back. All the Father has given me will come and no man can come unless the Father has given it. Diba? See, in the beginning, makikita natin na before the foundation of the world, tayo pala ay kasama niya na. Diba mga kapatid, ang ginagawa ng kaaway ngayon, diba, alam niya na hindi na tayo madaya sa mga kanyang mga doktrina, mga kapatid, na kung saan yan naman ang nakapagpadaya sa karamihan. Diba? Pero salamat sa Panginoon. Panginoon ay siya ay ang ating gabay. Diba mga kapatid? Siya ang ating tagapagturo. Diba? Siya ay nasa sa iyo. Diba? Upang ang lahat ng mga anyo ng kaaway ay ipakita mo lang sa kanya yung iyong pagkakilanlan. Diba mga kapatid? Sa lahat ng dako, sa lahat ng aspeto, Satan is powerless. Di ba mga kapatid? Sabi ng propeta, Satan ay real yan. Totoo. Di ba mga totoo yan? Di ba? Pero totoo din yung mga salita ng Diyos. Totoo din yung ginawa ng Diyos. Di ba mga kapatid? Ano ang sabi kanina? Mag-enjoy tayo kung ano yung binigay ng Panginoon sa atin. I-enjoy natin kung anong meron tayo. Di ba mga kapatid? Wala man tayo ng mga material na bagay, na mga mamahal, ano pa man, pero meron tayong mga kapatid, ito. Meron tayo mga kapatid na kung saan hindi kayang, meron tayo na wala ang iba. Di ba mga kapatid? At yun ang, mag-enjoy tayo doon mga kapatid, kung ano yung binigay ng Panginoon sa atin. Di ba? Kanina at lalo kanina ba mga kapatid, lahat ay, salamat sa lahat ay, diba, mga testimony,
Diba, mga kapatid, mga testimony kanina, pakinggan natin, napakaganda. Lahat ng testimony ay pagtatagumpay. Diba? Sa lahat ng pinukol ni Satan, tumayo tayo, nagpatotoo na lahat ito ay pinagtagumpayan ng Diyos. Diba, mga kapatid, bakit tayo ay malapit na alis? Diba, kung ginawa ni Satan, double time, triple time, all the time, diba, mga kapatid, sapagkat alam niya na ang panahon ay naralapit na. Diba, mga kapatid? Kunting panahon na lang. Diba? Yung kagalakan na nariyan sa'yo, mas lalong mag-iinit yan, mas lalong mag-aapoy. Diba, mga kapatid? Mas lalong mag-aapoy. Kaya salamat sa Panginoon, tayo ay magpatuloy na may kagalakan. Sabi ng propeta, kung siya ay hindi man darating bukas, masaya akong mag-aantay sa sunod bukas. Kung hindi man siya darating sa sunod na buwan, masaya akong mag-aantay sa sunod na taon, sa sunod na buwan. Di ba? Importante, mayroon kang kagalakan na any moment from now, tayo ay aalis na. Di ba, mga kapatid? Mayroon kang kagalakan na any moment from now, tayo ay aalis na. Di ba? Kaya God bless at magandang gabi sa lahat. Just continue, mga kapatid. Di ba? Ang Panginoon patuloy na magbibigay sa atin. God bless us. Amen. Salamat sa Panginoon. Pasensya na, hindi ko muna alisin yung aking mass rider. So, salamat sa Panginoon. Tayo ay nag-enjoy at tayo ay binigyan niya ng malinaw na pagkaunawa. Kasi talagang yung maling katuruan, maling doktrina ay nagdulot ng takot, pangamba sa mga tao. Merong kapatiran tayo sa Malaysia na nag-message sa akin. Ang sabi niya ay i-give up na niya yung kanyang driver's license, yung visa at saka yung pwesto niya dun sa store. Dahil nire-require na yung vaccine card. At sabi niya, mas nanaisin ko pa na mawala lahat yun kaysa magkakaroon ako ng Mark of the Beast. So, katakot-takot na paliwanag ang aking ginawa. At dahil sa siguro naman, nakita naman niya yung mga talata, nakita naman niya yung tinatawag na yung katwiran ng Panginoon. Kasi sabi ko nga, lahat ng mga bansa, gusto talaga nila matapos na itong pandemya. Kasi habang nandyan yan, patuloy na pagbulusok ang ekonomiya at lahat tayo ay epektado. So yun lang ay binibigay lang ng gobyerno para tayo ay makamove on na. So it doesn't matter. Ang nakakalungkot lang kasi dyan dahil hindi yung mga unbeliever ang nananakot sa mga tao, kundi sila na nangangaral ng salita ng ating Panginoon. Even in this message, mga kapatid. Di ba? No, yung mayroong nabasa ako, binasa ko kay Brother Eric, na parang ang insinuation ay kawawa yung mga nabakunahan. Kawawa. So, sabi ko, ibang klase ah. So, anyway, salamat sa Panginoon. Dahil meron tayong mas malinaw na pagkaunawa, na mas higit yung tatak sa atin kaysa kung yung tatak na yan na sinasabi nilang tatak ng halimaw. Right? Di ba, mga kapatid? I remember one time sa Book of Acts, si Napol ay nasiraan. Right? Nagkaroon sila ng shipwreckage at sila ay napadpad sa isang island na tinawag na Melita. Right? And then, samantalang si Paul ay namumulot ng mga ilalagay niya, kahoy na ilalagay niya sa apoy para sila ay mainitan, tinuklaw siya ng hindi basta-bastang ahas yun. Nakalagay sa Bible, viper. So yung mga barbaro, inisip nila, minuto lang bagsak na si Paul, right? Oh, sabi nila nung makagat, siguro ito ay makasalanang tao.
dahil siya ay kinagat ng kinakatakutan nilang viper. Pero pinagpag lang ni ano eh, right? Pinagpag niya yung ahas dun sa apoy. Ewan ko kung nalitson. Right? Amen. So, nung nakita nila na hindi man lang bumula yung bibig ni Paul, nagbago yung kanilang pananaw. Right? You can read the Bible. Dati ang akusasyon nila o akala nila siya ay makasalanan, and then nasabi na nila na siya ay Diyos. You can read that? Siya ay Diyos. Amen. Why? At the time, mga kapatid, ang Holy Spirit ay nandun na sa kanila. Right? And that Holy Spirit ay nandito sa atin in this day. Ang ganda, mga kapatid. Yan yung naggagabay sa atin. Iyan ang nagturo sa atin. Yan ang nagkukwiken sa Word. Amen. Kaya nalalaman natin ang mga bagay na ito na hindi naman pala natin kailangan na magsunog ng kilay. Hindi naman pala natin kailangan na gumawa ng kung ano-ano pang mga dakilang bagay. Ang kailangan lang natin gawin, i-enjoy, kasi yung Holy Spirit na nasa atin, binibigay na niya lahat. Kaya everything, sabi ng prophet, nabasa kanina, everything that he died for is yours. Is yours. Healing is yours. Heaven is yours. Glorified body is yours. Peace is yours. Lahat, mga kapatid, name it. Speak it. It's in you. It's in us. Peace, it's in you. Oh, di ba, mga kapatid? At kailangan lang natin sampalatayanan, right? At yung pananampalataya, yung antas, taas ng antas ng pananampalataya na kayang umangkin sa lahat ng ito, pananampalataya din ng Diyos. Amen. Upang ang lahat ng yan ay maging posible. Now, speaking of that mark, a little minute. Kinakatakutan nila yung mark of the beast. Amen, right? It only shows, mga kapatid, na hindi sila sure sa mark of God, sa seal of God. Amen, right? Kasi kung nasa iyo ang seal of God, it's relaxing time, sabi ng prophet. Nagre-relax tayo. Why? We know the seal of God is there. And greater is the seal of God than the seal or mark of the beast. Kahit anong klase pang mark yan, wala tayong pangamba. Because why? We are appointed to have the body change. And nobody can stop that. Even God himself. Otherwise, he changed his mind about this word. Hindi pwede, mga kapatid. Naka-ano na yan. Naka-schedule na yan, kumbaga. Amen. Ang kagandahan nito, sabi ng prophet, you are part of that and no one can take your place. Anong pangamba natin? Amen. Right? In Ezekiel 9, if you remember, di ba? Bago wasakin ang bayan-bayan, right? Amen. The Lord said, amen, yung man with ink horn on his side, yung mayroong dalang tintero, sabi ng Panginoon, markahan mo. Yung mga na ano na, yung hindi na nasisiyahan sa abomination, hindi na nasisiyahan sa mga sistema ng tao, tatakan mo sila, right? Sino magtataka? Yung man with ink horn on his side. Di ba, mga kapatid? Ang kagandahan nito, sabi kanina, narinig natin, nasa iyo ang tatak. And I want to add, you are identified with that man. With ink horn on his side. Silipin lang natin, mga kapatid. Siguro two quotes. Hindi naman tayo nagmamadali, ano? Right. Amen. Doon sa
doon sa Ezekiel 9 sa Bible muna, Brother Eric. Just relax. I know the Lord will continue to bless us. And he cried also in mine ears with a loud voice, saying, cause them that have charge over the city to draw near, even every man with his destroying weapon in his hand. Napipinto na yan. Sisirain na itong mundo na ito. That's the reason why napakahalaga yung mark. Baliwala sa atin yung mark of the beast. Ang ini-enjoy natin, nasa atin yung mark. At hindi lang nasa atin yung mark, tayo din ay nagmamark. Right? Kasi kung hindi ka nagmamark, paano mo madala yung labuans mo? Diba? Kung hindi ka nagmamark, paano mayroong tatawid sa eternity? Right. So we know who is this man. That is the Son of Man. So may nag-angkin, taga Baguio, pero hindi siya ron, of course. Hindi siya yon. And behold, six men came from the way of the higher gate, which lieth toward the north, and every man is slaughter weapon in his hand. Napipinto na yan. Right? And one man among them was clothed with linen, with a writer's ink horn by his side. Yung tintero. So, ang purpose ng ink horn ay pantatak yan, right? And they went in and stood beside the brazen altar. And the glory of God of Israel was gone up from the cherub, whereupon he was, to the threshold of the house. And he called to the man clothed with linen, which had the writer's ink horn by his side. And the Lord said unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sight, that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. Tayo ba ay masaya sa nangyayari sa mundo? Gusto na nating umalis. Pero hindi tayo basta-basta umalis. Merong inilagay si Lord sa puso ng bawat isa sa atin. May mga personality sa ating mga puso na hindi natin pwedeng iwan. Hindi natin hahayaan na pupunta sa kapahamakan. Kaya yung man with ink horn on his side nandito ngayon sa ating time. We can read that. Amen. And to the others he said, in mine hearing, go ye after him through the city and spite. Let not your eyes spare, neither have ye pity. Yan ay great tribulation. Slay utterly, old and young, both maids and little children and women, but come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house. Now, sabi ng prophet, kaya mga kapatid, maraming madi-disappoint. Hindi lang basta disappoint, great disappointment. Because why? Hindi nila nakita ito. Now, sabi ng prophet, he told the sealing angel, Ezekiel 9, that's right, he said, go through the city and set a mark upon those who sigh and cry for the abominations did in the city. The rest of them, let the destroying angel destroy them, no matter how much members they was and how many of the things they done, said, put. And a man with an ink horn, writer dressed in white, which represented the Holy Spirit, and you are identified with that. That is our identification. Come forth and put a mark upon all them that sighed and cried for the abominations done in the city. Lahat, mga kapatid, ay hindi na maganda ang kalagayan ng mundo, right? Hindi na rin tayo nasisihan sa mga sistema. Right? Pero salamat sa Panginoon. There's a man that has an ink horn on his side. And that man is the Son of Man.
And that man is Christ, Brother Branham said. Hindi na natin mababasahin. And that Christ is here. Dala nila yung ink horn. Dala nila yung pantatak. Right? Nasa bride ba yan? Kaya nga walang mapahamak na labuan si. Bakit mga kapatid? Tayo ang naglagay ng mark. Amen. Kaya maraming tatawid sa eternity. Bakit mga kapatid? Hindi man nila ma-receive yung life in this day, but they are preserved. They are preserved. Because pagdating sa white throne judgment, Brother Branham said, they will be allowed, amen, to enter into eternity. Why? Because you allowed them. Because why? You have the mark. You are identified with the mark, with the man, with an ink horn on his side. Amen. So, you can read that, daming quotes, but I will go to yung grabbing disappointment ang mararanasan ng mga tao. Now, the prophet said, hindi madi-disappoint yung wala talagang alam. Now, I want to read that. You remember years ago, many of you here, the old-timers, remember that sermon I preached on the disappointment at judgment. The harlot, she ain't going to be disappointed there. Hindi madi-disappoint yung patotot. Right? She knows where she is going. The drunkard ain't going to be disappointed there. Kasi yun ang ano niya eh. Doon siya masaya eh. Wala siyang kagalakan sa pagpapahayag ng Diyos. The bootlegger, the gambler, the liar, the thief, he is not going to be disappointed. Hindi yun ang madi-disappoint. Right? But that man who thinks he's right, there's the disappointment. In this message, mga kapatid, akala ng marami tama sila. Amen? Kung ano-ano ang pinoformulate nila, lalo sa tinatawag na mark of the beast. But remember, mga kapatid, mark of the beast is real. Totoo yan. Right? But, hindi na mahalaga yon para sa akin. Why? I have the mark of God. And we are given this ministry in this day, being that man with ink horn on his side to mark. Diba, mga kabadid? So, ano ngayon yung pag-aalala sa atin? Oh, ang ganda nung quote kanina, all is yours. Ibinigay sa iyo lahat ni Lord in this day. All that you love and ever love you shall be with you because you are given that authority to mark. Ano ngayong mark of the beast ang pwedeng hihigit pa ron? Wala na. Di ba mga kapatid? Amen. So takot na takot itong mga ministro na ito sa tinatawag na mark of the beast. Amen. Kasi mga kapatid, hindi nila alam kung ano ang kapangyarihan meron ang mga merong tinatawag na mark of God. Amen, right? So, nakaka-disappoint because why? Oh, some of you maybe na bakunahan na, right? So,
One time, nabanggit ko sa inyo, sa isang gawain, may nangaral, after 2 years, lahat ng nabakunahan, mamamatay. So yung mga nabakunahan doon, tinginan. Siguro kung kulang-kulang din yung angkla ng kanilang pananampalataya, nagsimula na ngayon silang kabahan. Oo, sasabihin, pwede pa kaya? Pwede pa kayang sip-sipin? Hindi na pwede, may saksak na eh. Sa mang matindi niyan, di ba? Kung sino-sino ang sisisihin. Sisisihin yung mga mahal sa buhay, siguro naman, walang maninisi sa akin dito. So, it doesn't matter. Kaya itong mga tao na ito na nananakot, amen, yun yung madidisappoint. Right? Yun yung madidisappoint. Puro sila panakot, puro sila negatibo. Pero alam nyo mga kapatid, sa bride, hindi po tayo negatibo. Positibo po tayo. Right? So tuloy lang natin, then we will Amen. But the man who thinks he's right, there's the disappointment. Ipaglalaban yan. Magkikipagdebate yan kay Brother Joyd. Bakit? Alam niya sa sarili niya, tama siya. Ngayon, paano natin nalaman naman na tayo ay tama? Kasi wala man naman magsasabi na sila'y mali. Lahat magsasabi ay tama. So the prophet said, you watch every word. You watch every word. Amen? Because every word will bring forth exceeding joy in our hearts. Yung tama na pangangaral, yung tama na breaking of the word, walang pangambang ibibigay sa atin yan. Ang ibibigay sa atin ay kagalakang hindi masayod. Oh, di ba mga kapatid? Ngayon, tanong, yung mga ganong mga preacher, mga minister na kawawa yung mga nabakunahan. Yung palang bakuna, may mga halo-halo yan. Mayroon pang plastic eh. So, it doesn't matter. Pagpalagay natin, totoo nga, after 2 years, lahat ng nabakunahan, mamamatay. Do you think greater yung naisaksak sa'yo na bakuna kaysa yung Holy Ghost na nagpupulsate sa'yo, kaysa yung Holy Ghost na nagkukwiken sa body na yan? Hindi po pwede. Amen. So ito yung madidisappoint. That's the fellow. That's that fellow. Come say, Lord, haven't I preached the gospel? Prinis namin yung gospel. Kaso lang, ang preaching namin, yung mark of the beast, ay vaccine. Have not I cast out devils in thy name? Jesus said, depart from me, that you that work iniquity, I never even knew you. There's the disappointment. See? That deceitfulness. Amen. Yun yung madidisappoint. Amen. So I will say, in addition, hindi yung denomination, hindi niya alam yan. Ang madi-disappoint, magkakaroon ng great, great disappointment ay yung mga nandito sa message. Sorry to say that, but that is the truth. Layo mga nasa end time na, ang pangangaral pa rin, ang mark of the beast, ay yung bakuna. No. We know what is the mark of the beast. We know what is the mark of God. Amen. So, salamat sa Panginoon. Anyway, somebody has to do it. And the prophet said, leave them alone. And we just enjoy. Amen. At tong joy na ito, hindi na mapigilan. Naglalagablab na yan hanggang sa body change.
Right? Hindi na yan mapigilan, Brother Marvin. Amen. So, salamat sa Panginoon. Ang mahalaga, we know who we are. We have the mark, and we are given the right to mark. Amen. Di ba, mapatid? Because why? Greater work is to impart eternal life. Amen. Marking is giving eternal life. Right? Eh, paano mo ngayon na takutin? Paano mo ngayon aalisin yung binigyan ng eternal life? Pwede bang alisin? Hindi. Amen. Right? God is not an Indian giver. We have that eternal security. If you have the life, you will have it. Amen. Pag binigyan mo sa kanya yon. Right? Hindi tayo Indian giver. Sa ulian tayo ng kandila, pare. Walang ganon. Amen. Kahit na may kakulangan pa yon, binigay ng Diyos yon sa kanya yon. Right? Amen. So, salamat sa Panginoon. Patuloy tayong tinuturuan ng mga bagay na yan. So, salamat sa Panginoon. Amen. And I know it's Satan. Gustong madlang sa atin. Because we started a mini-series. We are supposed to take the candlestick. Oo. But anyway, may mga araw pa naman. Amen. Patuloy pa rin nating i-enjoy yan. If the Lord will come this week, it doesn't matter. Amen. Patuloy lang, pag-usapan natin yung mga bagay, yung mga furnishings nandun na makikita natin tumutukoy, amen, talaga sa identity ng bride. Amen. And we will enjoy because why? Yung candlestick, merong lalagyan ng oil on both sides. Diba? Now, naturuan tayo na they will be the two anointed men, which will be Moses and Elijah. But sa pagpapahayag ng propeta, amen, glory to God, makikita natin na yung nandun, amen, na kung saan nandun yung oil, ay walang iba kundi yung Alpha and Omega. Amen. Diba? Alpha, Omega, and then in between is the seven church ages. Amen. So yung Holy Spirit is here just like the Holy Spirit was, amen, poured out in the days, amen, of the apostles. So yan mga kapatid. So we will see that. Makita natin saan tayo identified doon. Right? We are so thankful. Wala tayo doon. Amen. In that seven candlestick. Wala tayo po roon. Nasa labas na tayo. Amen. Sa labas na kung saan dinadaluyan. Amen. Doon nagmumula ang daloy ng oil. It's also connected doon sa mark of God, right? Salamat sa Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. I know that's the reason why nagagalit na naman si Satan sa atin. And I believe we enjoy that kosher bread, shoe bread, na talagang may hati pala sa gitna yon, na tumutukoy sa male and female. So, salamat sa Panginoon. Sa yung It's the Spirit, 104. 104 ba yun? That I adore.
is why He bore our shame. No praise could quite convey the love He showed. My soul will never feel the heart of a hungry, thirsty soul. But the Spirit in God's Word would make them whole. It's the Spirit, the Holy Spirit. It's the Spirit in God's Word that makes them whole. It's the Spirit, the Holy Spirit. Why don't you let God's Spirit in your soul? If love could project starting within His bride, the reason for her fears would all subside. If she attains the robe of white, dressed in all His grace, the love of Christ would shine upon her face. But her love cannot be known if Christ was never shown. The life in which that love in her has grown. Her love could never win in the heart of a lost and lonely soul. But the Spirit in her words. Amen, right? It's the Spirit, the Holy Spirit. It's the Spirit in God's Word that makes them whole. It's the Spirit, the Holy Spirit. Why don't you let God's Spirit in your soul? Just let God's Spirit in your soul. Just let God's Spirit in your soul. Hallelujah. Glory. Salamat, Lord, sa iyong biyaya. Salamat, Lord, sa patuloy na pag-aaliw mo sa amin. At walang ibang nakapagbibigay sa amin ng tunay na kaaliwan, Lord, maliban sa iyong mga salita na patuloy na ipinapahayag sa aming kalagitnaan. Na ito, Lord, ang tunay na nagbibigay sa amin, Lord, ng kapanatagan. Kaya naman, Lord, nawa ang mga narinig namin ay patuloy, Lord, na maimbak hindi sa aming isip, kundi sa aming mga puso. At kung haharap man kami, Lord, sa mga pagsubok ng buhay na ito, meron kaming paghuhugutan, Panginoon. At ito, Lord, ay yung mga salita na inilagay sa aming mga puso. At salamat, Lord, sa mga mensahe na binigkas ng mga kapatid. I pray na patuloy, Lord, na gamitin mo mga brothers, Lord, ipahayag ang iyong mga salita. At salamat, Lord, sa iyong pagbubukas ng mga unawa at sapat yun, Lord, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kapanatagan at katiyakan sa aming paglilingkod. At sa hapon na ito, kung meron mang kahilingan, Lord, dalangin ko, Lord, na ikaw ang tumugon. Patuloy namin na dinadalangin, Lord, aming kapatid, Brother Offering, na bigyan mo siya, Lord, ng quick recovery. At one of these days, Lord, ay makasama namin muli sa pagpuri at pagsamba. Ganun din, Lord, sa mga kapatid namin na merong mga pinagdadaanan, may mga pagsubok sa buhay. Dalangin ko, Lord,
na patuloy mo silang patatagin, patuloy lang nilang balikan ang bawat napapakinggan nilang mensahe sa dako na ito at sapat yun, Panginoon, upang sila ay magkaroon ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga bagay nito. Maraming salamat. Ingatan mo, Lord, ang bawat isa sa aming pag-uwi. Mga makarating, Lord, ang bawat isa sa kanya-kanyang tahanan na baon, Lord, ang kagalakan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat. I-bless mo din, Lord, mga kamay na patuloy mong ginagamit upang i-support ang munting gawain sa dakot na ito. Maraming salamat. We give you back all the glory, thanksgiving, honor, and praises, Lord, in your mighty name. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa.